Alright mga tropa, so ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-upgrade ng laptop nyo, no, to SSD. Yung hard disk nyo, no, papalitan natin ng SSD para mabilis mag-open. Mga tropa, no, so ayan, recording na tayo. So magagamit na din natin yung binili nating Oria Professional Toolkit, no. Ayan, sa wakas. So, madali lang naman to mga tropa. So, i-open ko muna itong ano natin. Wait, ah. Open muna natin itong laptop, no, mga tropa. Ayan. Working naman siya, kaso mabagal nga lang yung pag-boot niya. So karaniwan, no, sa mga laptop hard disk pa yung gamit. So ito 500 gig yung hard disk niya. I-upgrade natin siya sa 250 gig na SSD na, no. So medyo cozy yung SSD. So ayan, kung makikita nyo, nagbo-boot na siya. Windows 7 yung gamit natin dito mga tropa, no. Ayan. So medyo matagal talaga mag-boot ka, hard disk yung gamit natin. Kaya natin siya i-upgrade ng, ayan, kung makikita nyo dito, Samsung 250GB EVO SSD, EVO series, no. Ayan, no. So 2.5 yung bili natin dito, no, 2499 plus shipping fee. So ayan, makikita nyo mga tropa, nag-open naman, no. So ang gagawin lang natin dito, ay inopen ko lang para makita niyo mga tropa. Shutdown mode, shutdown na natin. Kasi babaklasin na natin siya para magamit na natin yung binili natin na SSD. So dito matututunan niyo kung paano kalasin yung laptop. Ayan, no. Napakadali lang. Ayan, ingatan niyo lang na mawala yung mga screw, kasi napakaliit, no. So ito gagamitin na natin yun, no, diba? So kakailanganin natin dito ito, itong bowl na to, no. Dito natin ilalagay, tanggalin na natin to, lagay natin dyan sa gilid. So ito bakos to. So lagay muna natin ito sa gilid, no. Dito natin siya. Kurong tayo ko para kita na. Ayan. No. So itong SSD natin, dito muna natin siya sa tabi. So unang yung gagawin para makalas itong laptop na to, para ma-upgrade nyo na rin yung ano, disassemble tsaka assemble itong tutorial natin mga tropa, subaybayan nyo, no. So yung specs nya, no, makikita nyo medyo maliwanag yun. Ayan, 500GB. Okay. So babalik na rin nyo lang, no. Ayan. Iwasan nyo nga palang matuluan yung motherboard, no. So kailangan, ayan, ingat lang. So una, tatanggalin nyo muna yung battery. Ayan, no, battery, tanggalin. Lapag nyo sa malapit. Tapos gagamitin na natin to. Masusubukan na yung kakayahan nya, no. Ayan. So ito yung una nating paggagamitan na itong binili natin sa Lazada. Kailangan natin ng pampihit ng dito, alam kung anong mga sukat to. Okay, at estimate na lang natin. So ito, ano, 3.5.
Yan. Isa natin dito. Oops, hindi pala. Hindi kasha. Balik natin. Itong 3. Ayan, mga tropa, hit-hit na. So, ito na natin napanggal, no? Lagay lang natin dito. So, yung sukat ng ginamit natin ay 2. So, yung screw, medyo parang nawala na yung pagka-magnet niya eh. Ano? Yan. Ayan, may magnet na rin tong ano natin, no? Kung makapansin nyo mga tropa, hindi na nagagalaw, no? Ayan, nalapit ko. Ayan, no? May magnet din pala to. Ayan, para hindi gumagalaw yung mga screw, no? Napakaganda. Yes. Kita nga nagsisisi dyan sa binili natin, no? So, yung iba kasi itong laptop ko na to kasi, pinalas ko na to, no? So, yung mga ibang ganito, mga screw, medyo nawala. So kulang ano ko dito. Ano, diskarte niyo na lang 'yan mga tropa kung paano niyo siya bubuksan dito sa likod. Basta matanggal niyo muna 'to lahat. Ito 'yung una yung gagawin, no. Depende sa design ng laptop kung paano. Yung iba kasi may mga ito ganito lang muna dito 'yung part, no. Etong Acer na 'to, buo 'yung likod niya. Check nyo kung natanggal nyo na yung mga screw. Ayan. So yung part dito natanggal ko na wala ko na yung iba dito eh. Ayan, no? So kapag natanggal nyo na lahat, check nyo. Ayan. Na wala nang nakalagay. Tapos aalisin niyo yung DVD drive. No? Ito pa. Ito yung una yung pangalawa yung gagawin. Diba? Inalis niyo yung battery. Next niyo naman yung DVD drive. Ito. Ito yung screw niya. Nakakita niyo ba? Ito. Ayan. Isang hatakan lang yan, no? Mga tropa. So, ayan yung itsura niya, no? Medyo madungis. No? Sabihin muna natin. So, pag natanggal niyo na yon, ayun na, ready na tayong magtungkab. Tungkabin natin siya ngayon mga tropa. So gagamitan natin siya ng ito. Ito na lang siguro, no? Sabit lang. Ayan. So alisin nyo na rin to.
ayun o, ito yung purpose niya, no? Gaganituhin niyo siya. Kasi pag unang bukas niyo ng laptop, medyo matigas, mahirap ganduhin, no? Ito yung gamit niyan. Ha? So, ito kasi medyo nabuksan din natin to before. No, kasi naglinis ako ng pan. Nilinis ko yung pan niya. Ayan, o. Kung makikita niya, ito yung gamit niyan. Pang ganito. No? Ayan, o. Diba? Tinula ko na lang ng ganun. Okay. So, ayan. May natanggal pa na. So, ito na yung loob ng laptop natin, no? Mga tropa. Ayan. Ganun lang kadali. Yung iba kasi, hindi buo yung ganito niya, yung likod. Pakunti-kunti, yung iba natatanggal na yung ganito. Ayun. Kita ka agad yung hard disk. Ito, isang buuan eh. Luma na tong laptop natin na to, mga tropa. Siguro, meron na rin tong 8 years. Ito yung pan, no? Nilinis ko na to. Okay. Ganyan lang magbaklas, no? Ito yung hard disk. So, kapag maglilinis kayo ng pan, mga tropa, i-repaste nyo na rin. Ito, no? I-repaste nyo to. At tanggalin nyo lang to. Mga screw. Ayan. Ito, kaka-repaste ko lang kasi neto, eh. Ayan. Ito yung wifi, no? Walang i-reinsert itong sa wifi. Yun, anong sukat na ito? J1, no? Ayan ang kagandahan, no, nang meron kang kompletong ganito. Kagaya nga na sinabi ko sa iyo, kung katulad nyo ako na hindi nyo alam yung mga sukat-sukat, basta meron kayong ganito kompleto, no? Basta pumasok, nag-akma, para doon yun na yung sukat nun. O, ayan, saktong-sakto, walang, ano, sabit. Ano, lablagan pa tayo mga tropa. So, ayan, buti nakita natin. Nabahan ako doon, ah. Gusto ko lang siyang i-reinsert. So ito, minsan kasi naano-ano siya, na di-disconnect, no? Kaya tinanggal ko na din muna. So hahalap lang tayo saglit ng eraser. So ayan mga tropa, nakakuha na tayo ng eraser, no? Kung wala kayo ng ganito, no, yung eraser, pwede rin naman to yung sa lapis, no, mga tropa. Ayan. Basta malinis nyo lang, parang maglilinis kayo ng RAM. Ganun lang din. Kahit anong eraser, mga tropa, pwede. Halimbawa, hindi nare-read yung RAM nyo or kahit anong yung ini-insert, basta may gold yung plated. Kaya yung mga ganito, no? Para ma-read ng maayos, lilinisan nyo. Tanga, hindi ko mabuksan eh. Ayan. So importante rin pala na sa mga tools natin, no, meron kayong ganito. So, hindi ko alam yung tawag dito eh. Binili ko lang ito kasama yung tools ko na panglinis ng camera. May mga DSLR. Ayan. Kita nyo ba?
para hindi kayo umihip ng ganun kayo ng ganun. Meron kayo dapat na ito. Ayan o. Para hindi kayo ihip ng ihip. Meron kayong mga pinipisil-pisil lang na ganito. Pinipisil lang natin. Bakit na kasi hindi na siya nare-read ng maayos eh. Kaya minsan, nakawala yung wifi na ito. Medyo nakapaslant yung ano, as i-event yun ng ganito. Hindi ko na nabigyan ng tutorial yun, no? Pero ganun na lang din, nandito na rin naman to. Tatanggalin nyo lang tong mga to. Ayan. Tapos baba. Ito yung mga screw, no? Mga tropa. Ah, yung mga screw. Tanggalin nyo lang. Natatanggal to, naangat yan. Ito yung parang heatsink nya. So tropa, hindi tayo ano, hindi tayo masyado expert dito ah. Experience lang. Ngayon na, bubuksanin na natin. So ayan. Una natin gagawin ah, tanggalin natin 'to. Gagamitin na natin yung tweezers natin. No? Medyo madilim-dilim. Ilawan ko lang. Naangat lang to ah. Iangat lang dahan-dahan. Ayan, diba? Ingat lang guys sa ganito kasi baka mabali. No? Ayan yung connector sa USB. So, pag natanggal nyo na yun, tanggalin na lang natin. Tanggalin yung screw. Solid, ang ganda ng bumpy heat na ito, mga tropa. May binili kasi tayo dati. Binili na sa tabi-tabi, tigo 100 lang, no? Yung kumpleto na rin siya ng ganito, pero ibang klase pa rin yung ganito kasi yung pag ginamit mo yon, isang pihit mo lang ng ganon, bumibengkong, bumabalik ko yung ganito niya, oh, mga tropa. Ito, napakatibay niya. No? Balik natin doon. Yun. No? So ito yun. Pinalitan ko na nga pala to. Hindi na pala to yung 500 gig nya, no? Kasi meron akong inayos na laptop. I-testing ko dito pala. So ito yung hard drive nya, no? Ayan, yun yung papalitan nyo, mga tropa, ng SSD. Ayan. Ito yung SSD natin. 2.5 yung bili natin dito. Open na natin. Unboxing na rin natin, no? Ayan. Sa PC Works ko siya binili na ano, store sa Lazada. Ayan, maganda naman. Ayan mga tropa, maganda yung pagkaka package niya, no? Merong bubble wrap. Ayan. So, magaan lang to. Ang weight niya, ilang grams, hindi ko alam kung ilang grams to, pero sobrang gaan lang niya, no? Unlike dito, no? Nabuksan na natin, ha?
Nagamitan na natin nito. Yan, di ba? Kompleto tayo ng tools eh. Or isasama ko na lang din siguro, no? Isahang video na lang. Yan. Naka-sealed talaga siya. Meron siyang parang ganito, oh. May tracker siya, no? Hindi siya basta tape. So, eto. Ganda yung pagkaka-ano. Yun. So, ganito lang siya kaliit, no, mga tropa. Ayan lang siya. Napakaliit. Diba? SSD. So, eto sana para to sa binubuo ko na PC, no? Pero, dahil hindi pa tayo makakabuo, hindi pa natin magagamit. O, paano magamit natin tong laptop na to? Gagamitin ko muna to dito. Bibili na lang siguro ako ng bago, no? Na ganito, na SSD. 2.5 lang yung halaga niya, ha? Guys, mga tropa. Huwag ngayon bibili ng mahal. No, ayan. Ayan, no? So, nakaganito siya, diba? So, gagayahan lang natin. Ayan, ganyan natin siya isasalpak. Ano, diba? Okay? Ayan. Napakagaan lang nyo. By the way, meron nga rin pala akong biniling ano eh yung connector. Para stable yung ano natin SSD. Gawin na natin yung bracket niya. Di tayo nagsisisip na sa binili natin na to. Although medyo mahal, may kamahalan, okay na din. So tanggalin muna natin, ah, ulit. Ayan, kung tatanggalin nyo siya, ganun lang din. Atakin nyo lang, daan-daan lang. Okay, diba? Kakabit natin to. Para stable. Stable yung ano niya. Galing, ah. May magnet. Unlike dun sa Tigo 100 sa bangketa. Expert mga tropa, marunong lang tayo. Sa mga magko-comment dyan sa baba, baka meron kayong mga ibang tips, no? I-comment nyo na dyan sa baba mga tips nyo. So mag-ingat lang kayo mga tropa, no, kung mag-upgrade kayo ng SSD, no, kung hindi kayo marunong, no. Ipaubayan niyo na yan sa mga kagaya ko, no. Mura lang naman magpa-upgrade ng ganito. Napakadali lang naman eh. So kailangan lang ng pag-iingat. So ayan, na-install na natin. So pag na-open natin 'to, na-read na siya, ipo-format siya, no. Siguro alam nyo naman na mag-format.
skip na natin yung video doon, no. So ito, tutorial lang natin to, paano mag-assemble at disassemble, no. Hindi naman natin totally disassemble to kasi hindi ko pinakita sa inyo paano tanggalin to. Tsaka ito, no. So pag-upgrade ng SD card, ng hard disk drive, no. To SD card. Sa mga makakapanood nito, kung gusto nyong i-try, pwede nyo namang i-try. Napakadali lang kaya ginawa ko tong video na to, no. Yan, ibabalik nyo lang ng ganito. So kung hindi kayo kampante, no, ipaubaya nyo na sa mga technician. Mura lang naman ng bayad niyan. Ingat lang kayo, baka tagain, no? Or kahuwiin yung ano nyo, PC nyo, yung laptop nyo. So importante doon kayo sa mga legit, no, sa mga kilala na, no? Kahit mga tropa, tumitira pa rin ng ano yan, eh. So ingat kayo sa mga ano. Dapat nung talaga sa legit, no? Ayan. So, ibabalik na natin yung mga screw. Pabalik na natin. Pero, bago yon, ibalik nyo na muna to. Tama, balik natin to, no? Linisan na lang din natin. Nawala ko na kasi yung mga ibang screw na ito, eh. Wala pa kasi akong ganitong gamit nun. So kung saan saan ang tendency, nawawala. Kung saan saan ko kasi nailalapag, no. Unlike na ito, may magnet na siya. Kung dyan yung ilalagay, madagi nyo man, hindi siya matatapon. Tsaka maganda na yung screw natin. Yan yung mga importanteng ano na lang ilalagyan ko. Kasi nga wala na yung ano ko, eh. Mga kanto-kanto na lang. Siguro may nabibili naman ng ganito, no? Susubukan ko na lang bumili para makumpleto ko tong mga screw. No, matagal na kasi sa akin 'to, hindi ko na siya nabubuksan. Ang nangyari kasi nag-corrupt yung hard disk ko. Hindi ko na alam kung paano yung gagawin. No? Wala pa tayong knowledge nun. So nung medyo natututo tayo, ayan, sinubukan ko. No? Itignan natin kung nare-read siya. So ayun na, mga tropa. Ayan. Balik na natin itong SD card. Pangharang dito. Ayan. So ako, ang single ko sa pag-upgrade ng ganito, PM na lang siguro, PM sent. No, kung gusto nyo magpa-upgrade. So, bibili lang kayo ng ganon. Bibili lang kayo ng... Tapos ako na mag-upgrade, no? Yung presyo, PM sent. So, ayan. Open na natin. After 10 years, na-upgrade ko na rin tong laptop na to. College pa ako tong laptop na to, mga tropa. So, papasukin lang natin yung BIOS, no? Pakita ko lang. F2 ata to, eh. Ayun, F2. So, ito ang problema natin. Sira nga pala yung keyboard na ito.
lang ako ng external keyboard. So sa susunod, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-replace ng keyboard, no. Meron na akong nakausap sa Lazada, nagtitinda siya ng ito pang replacement ng keyboard. Nasa 1,000 din. Ayan. Tingnan natin na ano siya. Ayun, mga tropa. Samsung Evo. Ayan. Nare-read siya. Working siya, mga tropa. Kapakita ko sa inyo, ah. Ayan, oh. Kita nyo? Upgraded na. So, ipo-format ko na lang to. No? Ayan. So, ayun, na-upgrade na natin. Po-format na lang. Kaya nyo naman na sigurong mag-format, no? Meron din akong tutorial kung paano mag-format. Hanggang dito na lang yung video natin, mga tropa. Okay. Subscribe, mga tropa. Power!